Uy, sikat na ngayon si Diwata at para sa karamihan, inspirasyon na siya dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Pero alam mo ba na pwede ka rin maging inspirasyon ng iba? Ang gawin natin ay Diwata, D-I-W-A-T-A, letter D, do it right. May nakakita man o wala, gawin natin ang tama. And sooner or later, ibibless din tayo ng Panginoon. At ang lahat ng ating mga ginagawa at gagawin, dapat may trademark ng excellence. Okay? Letter I, ignore your bashers. Yung mga nalalait sa'yo, pero kung may katotohanan naman ang ipinupukol nila sa'yo, edi pakinggan mo muna sila at i-improve mo ang sarili mo dahil sa mga pinagsasabi nila. Pero kung wala namang katotohanan, ignore mo na lang sila. Letter W, work hard. Hindi instant po ang success sa buhay. Para sa ilan, dugot pawis ang kanilang puhunan para makamit ang tagumpay sa buhay. Letter A, appreciate others. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon lait lang ng lait o di kaya'y puna lang ng puna. Why don't we take another side or take a look at another side? Appreciate naman natin sila dahil marami naman ang mga magagandang nagawa nila sa buhay. Okay? And then, tandaan po natin na kung empleyado man tayo o employer, let's appreciate one another. Appreciate natin ang employer natin. Kung employer naman tayo, i-appreciate din natin ang ating mga employee. At kung nag-excel sila, i-promote natin sila. At the same time, bigyan natin ng award. Employee of the month, employee of the year, employee of the century, ganoon, di ba? Let's appreciate them. No, may ika nga ng Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag mong ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayanan na ito ay magawa. Letter T, treasure time. Alam nyo po na number one resources o isa sa pinakamahalagang resources natin ay oras. Ang pera, pag nawaldas natin o nawala natin, pwede natin bayaran. Ang upuan, kapag nasira natin o mga bagay-bagay nasira natin, pwede natin palitan. Pero ang oras, hindi na po natin mababalik. So let's treasure time, every seconds of it. Let's capitalize it and then use it for God's glory. And then letter A, align with God. Tama po narinig nyo. Marami tayong mga plano sa buhay natin, pero kung hindi nakatuon o naka-align kay God, magiging palpak lang o walang saysay o walang kabuluhan. So let's align with God dahil alam niya ang the best para sa atin. So as a recap, Diwata stands for letter D, do it right. Letter I, ignore your bashers but learn from them. Letter W, work hard. Letter A, appreciate others. Letter T, treasure time. And letter A, align with God. Yan ang diwata na dapat nating isabuhay para overloaded tayo sa sarap, sa saya, at super blessing sa buhay. Okay? God bless. Rakarakagiga salamat. Like, follow, and share.